ito pong segment na ito ay inaalay ko sa aking mga kababayan, mga Pilipino, bilang isang tip para makaiwas po tayo sa mga sakuna na mga darating at atin pong mapaghandaan. Nung ako po'y nasa elementarya pa lang, gumawa na po ako ng gantong eksperimento. Ito po ay tinatawag na aneroid barometer. Ang materialis po niya ay available or madali pong matatagpuan sa inyong kusina. Gumamit lamang po kayo ng isang wala nang laman na lalagyan na glass jar, maaring mayonnaise or pickle jar, at linisin nyo po, tapos gumupit kayo ng lobo tulad po nito, at yun po ang ipantatakip nyo. Pag natakpan nyo na yan, lagyan nyo ng goma o kaya balutan nyo ng electrical tape para maging selyado ho. Tapos gumupit kayo ng straw, ito pong straw ng soft drinks. Gupitan nyo po ng mga 20% at iglo nyo po at tapean dito sa gitna. Yan po. Okay? Ngayon, yan po ay isang aneroid barometer na. Tapos, gumupit naman kayo ng folder or cardboard at ipuesto nyo po dito banda sa spot na to ang barometer nyo. Ngayon, tingnan nyo po kung ano yung klima sa labas. Kung nag-uulan ho ba o hindi. Ngayon, kung ano yung klima, markahan nyo at lagyan nyo ng kung ano yung klima. At base po dyan sa markang yan, maaari nyo nang maguhitan ng mga graduation lines or mga level ang inyong cardboard. Dito po, dahil nung ginawa ko po ito, nag-uulan ho. So, itinuro ko siya ron at nilagay ko yung markang yon at rainy. Pag naging low pressure po ang panahon, halimbawa may bagyo, so pag low pressure ho, ang mangyayari ay hihilahin po ng atmospheric pressure yung lobo at yan po ay uumbok sa gitna. Pag umumbok po yan sa gitna, itutulak niyan po itong dulo ng straw. At ang mangyayari ho, dahil dito ang pivot niya, tuturo siya sa baba. So nangangahulugan na low pressure po ang panahon, magiging stormy sa baba. At pag high pressure naman, katulad ng mga fair weather or mainit na panahon, doon naman po siya tuturo sa taas. So pag gising nyo sa umaga, titingnan nyo lang yan, malalaman nyo na kung anong panahon ang nasa labas. So kung meron naman pong padating na bagyo, hindi pa po dumadating yung bagyo, malalaman nyo na kung anong magiging taya ng panahon. So yan po, isa pong maliit na tip. At kung lahat po meron ganito sa bahay, maaari na po tayong mag-predict ng mga weather on an immediate time scale. So hindi po good for 1 week yung mga prediction na yon, kundi on a daily basis. So yan lang po, at naway nakatulong itong maliit na project na ito sa inyong lahat. Maraming salamat.